request natin. Mula exit 5 doon sa accommodation namin hanggang sa Albaik exit 33 ay nakuha namin ng 50 real. After that, ewan ko lang kung mahihintayin kami, papunta naman kami ng Kharj, sa New Kharj, kung saan nandun yung biggest ukay-ukay ng Riyadh. Kami sa Wadi Laban at mga 3 minutes na lang doon na kami sa Albaik. So ito yung National Water Company kung saan ito yung nagsusupply ng tubig sa buong Riyadh. So nandito na nga kami ngayon mga kabatang sa Albaik. Nakita na namin yung signage dyan. Ang grabe, ang haba ng pila. Yun lang. Grabe yung pila, talagang magandang challenge. Ano nga? Talagang totoo nga pala yun ang ano, yung mga naririnig namin sa balitang na kapag gantong araw eh pumipila ang mga tao dito sa Albaik. Ganun kasarap ang Albaik. Yes. Ang dami sa labas pa lang yung pila. Sana makakapasok agad kami. Makakain. So nandito na ngayon ako, umuna na ako dito sa labas para makapagpa-reserve kami ng pwesto dahil nandito sa labas yung mismong pila ng Albaik. Okay. So ito, nakapila na kami ngayon sa Albaik. Mas mahaba pa ang pila kaysa sa Enjas at saka sa Al-Rajik. Nandito pa lang sa labas yung pila na yan, oh. Ayan, nakalina ngayon sa Albaik at ang pila ay nandito pa lang sa loob. So kita nyo yung pila niya yan. Ayan, ang pila ng Albaik. Tingnan mo yung pila na yan, tingnan mo yung pila. Tingnan naman nyo mga kabatang yung mga crew nila sa dami. So, konting trivia lang mga kabatang, itong Albaik ay itinatag ni Zakur Abdul Allah noong 1974, so almost 45 years na itong existing at pinagpatuloy na lang ito ng kanyang mga anak. Unfortunately, wala silang chicken broasted pero meron silang chicken nuggets or chicken fillet. So yun na lang yung order ko at saka coleslaw. Kasi, nandito papunta kay Kharj. Magsakali maghantay pa siya, pauwi.
What is this? Yo, I have a YouTube channel. Yeah, yeah. Is the camera? Yes. Wow, YouTube. Yes, for YouTube. My YouTube channel. This is my first time. So that I want to show you. How are you experiencing? Yes. And how are you experiencing what you hear? Well, it is good. How you feel? Very good. This is my first time. First time. So this is our YouTube. Good job. You know, this is my first time to go here, to buy here. So that's why I... In BAIK? Yes. The provincial... Very good. Restaurant. Makaraan ang 5 minuto. So nandito na kami ngayon sa loob ng kotse kasi doon pala sa Albaik na yan, wala silang dine-in. At sa sobrang dami ng tao. Kaya dito lang kami sa loob at habang bumibiyahe, kakainin na lang namin itong aming na-order na chicken fillet at saka yung coleslaw kasama yung driver. Ayan siya. Hinintay talaga kami. So almost siguro mga 30 minutes din kami nakapila doon at sa sobrang dami nga. Tapos kinausap ako ng manager bakit daw ako nagbibideo doon. So akala ko bawal. Yung pala gusto lang kuhanin yung YouTube channel ko at gusto rin mapanood nila. So yun yung kwento dun sa loob kanina. Ayan, kakain kami dito sa loob ng sasakyan habang maandar. This is the famous Albaik. The famous Albaik. Wala nga lang kaming nabiling broasted kasi hindi available. So chicken fillet pala nila. Ito yung unang kagat after 5 years na tikman ko rin ng Albaik. Nalimutan ko yung pangalan ko mga kabatang. Dine-in sa Albaik, dito kami sa loob ng sasakyan kumakain. Ito yung... All the way na kami ngayon sa... Parang lasang manok kayo. Kharj. Pwede pa rin. Namin kumain dito sa loob ng kotse. Bumibiyahe na kami papuntang New Kharj.
almost 1 hour lang yung aming dinugol dun sa Albaik. Grabing haba ng pila, talagang blockbuster yung ano, yung fast food chain na yon. Kaso wala lang talaga silang dining area. Puro ano lang, puro take out lang yung ano, sa sobrang dami ng tao. So yun nga mga kabatag, nakapunta na tayo sa Albaik. Sa wakas, matagal na nating pinaplano yan. Kaso nga lang, wala talagang time dahil wala kaming day off noon. So ito, nung nagkaroon na kami ng day off, sinamantala namin yung pagkakataon na mapuntahan yung Albaik. Although talagang napakalayo ng location niya dito sa mismong city ng Riyadh. So dito kami sa exit 5 at yung Albaik ay nandun sa exit 33. Tapos ang biyahe nasa almost 45 minutes. So hindi biro yung biyahe namin. Pero napakaganda naman experience dahil sulit. Kasi once in a lifetime experience yun na mapuntahan namin yung pinakasikat na fast food chain dito sa Saudi Arabia. At saka yung at saka simple lang yung mga menu nila. At isa pa, mura. Kaya dinadagsa talaga ng mga tao. So doon naman sa mga service ng crew nila, bilib ako. Kita naman ninyo kung gaano kadami yung crew. At ang dami din ng customer. Pero sa isang customer siguro pinakamatagal na yung 5 minutes na maghihintay. At saka talagang napakabibilis. At saka yung sa customer service, I'll be very good. You deserve that. So 5 star para sa Albaik. Maraming salamat sa manager nila na matuwa din sa pagpa-vlog ko doon sa loob. Although noong una akala ko sinisita nila ako, pero yung pala gusto lang nilang itanong yung YouTube channel ko. Yung mga crew doon ay naging subscribers ko lahat. So maraming salamat. At sa susunod, samahan nyo naman ako sa vlog ko sa New Harads. So yun yung biggest ukay-ukay dito sa Riyadh. Ito ang inyong kabataang nagsasabi. Paalam.